Hello, this is Okie Doggy. Pag-usapan natin ngayon kung paano nga ba magpurga ng tuta. Pero bago yan, intro muna tayo! Ako nga pala si Okie Doggy. Gumagawa ako ng video kung paano mag-alaga ng aso para sa mga first timer na mga dog lover, mga pet lover. Gumagawa ako ng video kung paano sila pakainin, kung paano magbigay ng vitamins. Kaya please subscribe and hit the bell button for more videos update. Sige, umpisa na natin. Kamusta mga ka-Okie Doggy? Pasensya na, ngayon tayo nakapag-upload ng video tungkol sa pag-aalaga ng aso. Papakita ko naman sa inyo ngayon kasi nanganak yung alaga nating Aspin. Yung papakita ko sa inyo kung paano nga ba magpurga ng tuta ay hindi na kailangan dalhin sa vet. Kung gusto nyo hindi na dalhin sa vet, pwede naman kayo magpurga. Pwede naman yan. Ginagawa lang to ng mga matagal na nag-aalaga ng aso. Pero kung gusto nyo nang matuto, pwede naman sariling purga. Pero yung bakuna, pwedeng pabayin na sa vet yon, kasi delikado yon. Yung purga, pwedeng tayo na. Ayan, nakikita nyo sa video natin yung gumamit tayo ng timbangan. Diba? Nakikita ko naman, pag nagpurga tayo ng aso, kahit anuman gamot ganyan, kailangan ng timbangan. Tulad nitong video na ito, nakikita nyo yung timbangan, di ba? Kailangan natin ng timbangan talaga para sa pagpurga ng aso. Tulad nyan, titimbangin natin kasi nga tulad na sinasabi ko, ang pagpurga ng tuta, 1:1. Halimbawa, 1 kilo yung alaga nating tuta, ang gagamitin natin na pangpainom sa tuta, yung syringe na nabibili sa generic pharmacy o kaya generica. Sabihin nyo lang, syringe o kahit 5cc ganyan, pero ang paggamit sa pangpurga ng tuta depende sa timbang. Tulad na sinabi ko kanina, 1:1. Halimbawa, 1 kilo yung tuta, ang gagamitin nyo dun sa syringe, 1 ml. Halimbawa, 2 kilos yung tuta, 2 ml yung gagamitin nyo na gamot. Ang ginamit pala nating gamot, yung dati kong binili na rin kasi hindi pa naman naubos, yung Mebendazol na nabibili siya sa generic pharmacy rin. Pang ano to, pang tao, pwede rin gamitin sa tuta. Kasi yung nakaraan, hindi ko na malayan, 2 weeks na pala yung tuta natin. Hindi ako nakabili ng Pyrantel. Walang mabilhan. Sa Shopee ako bumibili kasi bawal lumabas last year. Kaya ang nangyari, bumili na ako sa generic. Mebendazol. Ayan, nakikita nyo sa video natin. Mebendazol. Tapos ayan, makita nyo. Roundworm, hookworm for adult and children. Pang bata talaga to. Pero pwede siya sa tuta. Sa alaga nating tuta. Ayan. Makikita nyo sa video para makita nyo. Naggawa ko ng video para sa inyo yan, mga ka-Okie Doggy. Pasensya na, ngayon tayo nakagawa ng vlog kasi pinapapasok na ako sa office. Hindi na ako work from home. Okay? Sana makakuha kayo ng aral kung paano magpurga ng tuta. Ayan, makikita nyo. Diba ginamit natin, nakita nyo yung purga kanina, hindi nata umabot ng kilo yun, 1 kilo yun. Kaya ganyan gagamitin natin.
Salamat nga pala sa mga 4,000 subscribers ni Okidogi. Sa 4,300 na subscribers natin dyan, maraming salamat sa inyo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe and hit the bell button for more videos update. Again, this is Okidogi. Naniniwala sa kasabihang, there are no bad dogs, only bad owners. Bye-bye!